Musa alayhi salam, merong dalawang mag-asawa, merong mag-asawa sa panahon ni Musa alayhi salam. Ang mag-asawa na ito ay sobrang hirap. At nang mapag-isip-isip ng mag-asawa na ito, pumunta sila kay Musa alayhi salam. Alam natin si Musa alayhi salam, kalimullah. Kaya niyang kausapin ng Allah subhanahu wa ta'ala voice to voice. Pumunta ang mag-asawa na iyon kay Musa alayhi salam. Ya Musa, pwede mo bang hilingin kay Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan niya kami ng rizki? Maging mayaman kami. Pwede mo bang sabihin kay Allah subhanahu wa ta'ala, ya Musa? At nang dumating ang araw, kapatid sa Islam, nang mag-usap na si Musa alayhi salam at ang Allah subhanahu wa ta'ala, doon sinabi ni Musa alayhi salam, ya Allah, meron sa iyong mga alipin na mag-asawa, ya Allah, na gustong-gusto nila, ya Allah, na bigyan mo sila ng rizki. Ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Musa alayhi salam? Ya Musa, tanungin mo doon sa mag-asawa, ya Musa, kung ano ang gusto nila. Papipiliin ko sila, ya Musa. 7 taon, ano ang uunahin nila, ya Musa? 7 taon na magiging mayaman sila, pagkaraan ng 7 taon ay magiging mahirap sila. O ang pangalawa, uunahin nila na 7 taon ay magiging mahirap sila, pagkaraan ng 7 taon ay magiging mayaman sila. Papiliin mo sila, ya Musa. Pumunta si Musa alayhi salam doon sa mag-asawa. Sinabi ni Musa, pinapipili kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng gusto nyo. Ano ang uunahin nyo, ang pagiging mayaman o ang pagiging mahirap? Hanggang sa nagmusawir ang dalawang mag-asawa, kapatid sa Islam. Sabi ng lalaki, anong pipiliin natin sa kanyang misis? At ang babae, dahil ang babae ay saleh, kapatid sa Islam, dito natin makikita kapag ang babae ay saleh, subabay amalantas ipaimikiran na mas mapya adi susang gibu ang mga mama ada din au kedukedian. Ano ang sabi ng babae na ito? Ang pipiliin natin ay pagiging mayaman. Sabihin mo, ya Musa, kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang pipiliin namin ay una muna ay maging mayaman. Yun ang ginawa ni Musa alayhi salam. Kinausap niya ang Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ang pinili na mag-asawa, ya Allah, ay magiging mayaman muna daw sila, ya Allah, at pagkaraan ng 7 taon, magiging mahirap sila, ya Allah. Ganun ang nangyari, kapatid sa Islam. Lumipas ang taon, naging sobrang mayaman ang mag-asawa. Sobrang mayaman sa kanilang lugar, kapatid sa Islam. At lumipas din ang taon, papalapit na ang 7 taon, nakakapag-isip ang dalawang mag-asawa. Nakakapag-isip ang mag-asawa. Sabi ng lalaki sa misis, malapit na ang 7 taon. Malapit na ang ating Judith. Malapit na tayong maging mahirap. Ano ang ating gagawin? Anong sabi ng lalaki? Sabi ng lalaki, ganito na lang ang ating gawin, sabi niya sa kanyang misis. Mag-ipon tayo. Ipunin natin ang ating mga kayamanan. At pagkaraan ng 7 taon, kahit mahirap na tayo, meron pa tayong makukuha. Dahil meron tayong naipon. Anong sabi ng misis sa kanyang mister? Dito natin ulit makikita, kapatid sa Islam, na kapag ang babae ay matalino, mas maganda pa siya o mas matalino pa siya kaysa sa mga 1,000 lalaki na hindi man, walang malang kabuang-buang, kapatid sa Islam. Ang sabi ng babae, hindi yan ang ating gagawin. Ganito ang dapat natin gawin. Dahil itong biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala ay galing sa kanya, pababalikin natin kung anuman ang biyayang ipinagkaloob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Magsadaka tayo, sabi ng babae. Lahat ng ating kayamanan ay ipamigay natin sa lahat ng mga tao. Upang sa ganun, kahit mawala ang ating kayamanan sa akhira, meron pa tayong makukuha, sabi niya sa kanyang mister. At ganun ang kanilang ginawa, kapatid sa Islam. Doon sa lugar na yon, merong 400 doon sa lugar na yon, kapatid sa Islam. At ang ginawa ng mag-asawa, gumawa sila ng bahay doon sa kalagitnaan ng mga daanan ng mga tao. At kung sino man ang dumadaan doon, tinatanong nila, ano ang gusto mo? Ganito, gusto ko mag-asawa. Kailangan ko ng pera, ito. Ano ang gusto mo? Pera? Magkano? Ito. Ganon ulit ang ginagawa ng mag-asawa na yon, kapatid sa Islam. At lumipas ang 7 taon, hindi man lang naghirap ang mag-asawa, kapatid sa Islam. Nagtaka si Musa alayhi salam. Kinausap niya ang Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, baka nakakalimutan mo, ya Allah. Ya Allah, baka nakakaligtaan mo, nakakalimutan mo, ya Allah, na merong dalawang mag-asawa na humiling sa'yo. Sabi mo, ya Allah, pinangakuan mo na 7 taon lang ang kanilang pagiging mayaman. Bakit ngayon, ya Allah, lumipas ang 7 taon, hindi man lang naghirap, ya Allah, ang mag-asawa, ya Allah? Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Musa alayhi salam?
Ya Musa, nahihiya ako, Ya Musa, na kapag siniraduhan ko ang aking biyaya sa kanila, masisiraduhan din ang mga biyaya ng mga tao, Ya Musa. At dahil nung kapatid sa Islam, hindi naputol ang kayamanan ng mag-asawa, kapatid sa Islam. Dito natin makikita, kapatid sa Islam, na ang pagsasadaka o pagkakawang gawa ay hindi nakakahirap. Taliwas sa merong mga tao na kanilang sinasabi, kapag ako'y nagsasadaka, ako'y magiging mahirap. Taliwas yung, kapatid sa Islam. Ang pagsasadaka o ang pagkakawang gawa, taliwas sa iniisip ng karamihan na nakakahirap daw ang pagsasadaka o pagkakawang gawa. Nakakadagdag pa ito ng risky biyaya, kapatid sa Islam. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika sa marangal na Quran, Suratu Ibrahim, ayah ikapito sa Surah Ibrahim, La in syakartum la azidannakum. Panalamat kanur tigo Allah subhanahu wa ta'ala, panalamat kanur kakan tigo Allah subhanahu wa ta'ala, kapag umanumananakan su riski ay pumbagaya karkan tigo Allah subhanahu wa ta'ala, La in syakartum la azidannakum. Magpasalamat kayo sa akin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at doon sa pasasalamat yun, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mas dadagdagan ko pa ang biyayang ipagkakaloob ko sa inyo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akulu qawli hadha wa astaghfiru li walakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.